Ito po muli si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Sana po kayo ay nasa mabuting kalalagayan. Ano po? I hope you are well. If you are sick, you're getting well. Being well is stay well. Yung tanong po ngayon, medyo tanong ng isang bata. Ano po? Iniisip ko, paano ko ba ipapaintindi sa isang bata ito? Pero talagang tinatanong niya. Tinanong na ito dati. Tinanong na naman uli. Ano po? You cannot neglect the question of little children. Ang tanong kasi nung bata, bakit daw yung pinaghugasan ng daliri ko, iniinom ko? Ano po? Ha? Eh kasi naghuhugas ka doon sa chalice. Ano po? Bakit daw iniinom? Sabi nga daw sa tita niya, di ba masama yun? Iniinom mo yung pinaghugasan mo. Ano po? Ang hirap nga naman ipaliwanag, di ba? Hindi ko alam kung kayo po'y nakakapunta sa probinsya. Pag nagkakamay, di ba may tabo. Doon mo hugasan yung kamay mo. Ano po? At kayo kakain na. Ha? Huwag mong iinumin yun. Pinaghugasan yun eh. Di ba? Ha? Pero, paano nga naman ito? Ano? Ha? Ganito yan, Totoy. Ha? It is not simply a ritual, but to see to it that the little, pinakamaliit, ano po, na, ano ba ang tawag natin doon? Mumo. Hindi naman mumo. Ano, kung ano man yung mga kaperasong bahagi ng ostya na natitira sa daliri ay nahuhugasan at yun ay para hindi natatapon, hindi na de-desecrate. Ha? Kasi kung hindi mo yan huhugasan at yan ay naihawak mo sa lamesa, sa kung saan man, then you are desecrating the body of Christ. So, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Dahil kami naman bago magmisa, naghugas na ng kamay. So, malinis na yan. Ha? So, kung napapansin mo, sa simula pa lamang, bago ang consecration ay naghuhugas na ng kamay uli, kaya yan ay pagkatapos ng communion, pag namimigay na ng katawan ni Kristo, may natitira at yun ay hinuhugasan. Ano po? Para hindi yan natatapon o nahuhulog kung saan-saan. At para kaysa naman sa nakakahiya, Totoy, na makikita mo, dinidilaan ni Father yung mga daliri. Di ba? Ano? Mas mahirap yun. Ba't si Father dinidilaan ng daliri? Ano? Ha? Yung pa, 'di ba pag kumakain ka ng popcorn, ha? Kumakain ka ng popcorn, no? Ha? May natitira-tira doon, 'di ba? Ano? Tinidilaan mo kasi may natira eh, ha? So, yung hawak na hawak mo yung katawan ni Kristo at uhugasan mo para hindi matapon at 'yun lang dahil pinong-pino ay di isasama mo sa tubig, ano? Para hindi dinidilaan. To remind us of the sanctity of what we receive. To remind us of the sanctity we have to receive. Second, to keep the reverence that we ought to give in what we receive in this liturgical celebration. Naalaala ko nun. Yung mga matatanda, hindi naman kayo ganun. Siguro nakita nyo yan. Yung mga matatandang pari, pag nagmisa yan, pag naihawak na nila yung kanilang mga daliri, sa consecration tinaas, kung napapansin nyo, hindi na nila inaangat yan. Hindi na nila inaangat. At pag hinawak nila yan sa chalice, ito na lang. Ano pa? Hindi nila inaangat. They see to it na walang maliliit na fragments ang nahuhulog. Ano pa? They see to it. Kaya maingat na maingat.
we have the obligation to keep our celebration reverent so that we will not commit any sacrilege in our celebration. Naikwento ko na ito. The old priest, those who are doon sa mga pre-Vatican, nakita ko yung aming pari sa probinsya nung nahulog yung ostya. Ano po? Hindi niya dinampot ng kamay. Out of reverence and repentance, ano po? Dinampot niya ng kanyang dila at pinunasan niya ng purificator yung sahig. That's how reverent we are supposed to be. Kaya nga pag tayo po ay tumatanggap ng communion sa palad, you see to it that no little fragments remain in that palm. Wala dapat. Kaya hindi pwedeng ikaw ay nakagwantes. Dapat sa palad, ano po? As much as possible, you receive it by tongue, but during this pandemic, we cannot receive it through our tongue, so we receive it through our hands. But please, please keep the reverence. I hope Christ, you know that Christ is still present in the smallest fragment of the host, part of the host that has fallen. Sana nasagot kita, Totoy. Ano? Kung hindi ako naintindihan ni Totoy, Tita, ikaw lalang magpaliwanag. Ha? Muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that we may become a better person today than yesterday. Binabati ko po ang mga taga Estados Unidos, ang dami nila. Hindi ko naiisa-isahin. Ano po? Alam po ninyo, yun pong according to the statistics, 50% that are watching us online, they are from the United States. United States, Canada, then United Arab Emirates, ano yung isa? Australia. Ba? Dami nakikinig natin sa Australia. I hope hindi mga kangaroo yan. Ano po? So, muli po si Father Dave sa ating Di Po Ba Father, that you may become a better person today than yesterday. Ingat po palagi. God bless.